Hello guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. Ngayong araw po ay bibisitahin natin ang Vietnamese restaurant dito sa Iba, Zambales. Ang pangalan ng restaurant na ito ay Sky Po. Then, located siya guys sa National Highway, katabi lang siya ng Don Benito's at katapat nitong J&T Express and Yokohama Automotive Batteries. Tara, samahan niyo akong pasukin at tignan yung mga kanilang menu kung magugustuhan ba natin. So, napaka-aesthetic guys yung lugar at saka air-conditioned din siya. So, tignan natin kung ano pa yung mga pwede nating bilhin dito sa may loob. Unang-una guys, makikita nyo napakarami namang tables. Kung magbabarkada kayo, pwede kayong bumisita dito. Then, makikita nyo rin guys yung counter at saka yung menu nila agad. So, meron silang iba't ibang Vietnamese cuisine na pwede nyong pagpilian. Ayan. Meron din kayo guys mabibili ng mga noodles at saka coffee plus hindi ko kasi alam itong mga Vietnamese items or food items sa pwede nyong bilhin. So napakalamig naman sa loob at maganda rin naman tumambay kung kayo ay naghihintay na mga kasama. So ayan. Unang in-order ko pala guys itong Vietnamese herbal tea. So, malaki rin naman yung serving size niya at saka ang lasa niya ay parang arnibal na may pandan leaves. Ganon yung pagkaka-describe ko dun sa drink niya. So, ito, isa-isahin natin yung mga benebenta nila na mga kutkutin plus mga coffee. So, ayan. Wala siyang price guys kaya hindi ko ma-explain sa inyo kung magkano ba talaga itong mga binibenta nilang mga Vietnamese food. Pero at least kapag magagawi kayo dito ay pwede nyo naman tanungin sa kanila kung magkano yung mga presyo nitong mga items nila. Ayan, meron din dito yung parang panggamot sa ulo, sakit sa ulo. For me naman, okay naman yung place. Tsaka ang kagandahan kasi guys, naka-aircon talaga. So, pumunta ako dito mga alas 2 ng hapon. Kaya, nakita ko, nagsawa na kasi ako sa Jollibee, sa Chowking, tsaka sa Greenwich. So, sabi ko, why not itry natin tong Vietnamese restaurant na nakita natin. Ayan, kitang-kita nyo guys, diba yung aircon. Plus, downside, wala silang wifi. So, kailangan may dala-dala kayo or may bagong kayong load. Para syempre hindi kayo maboarding habang hinihintay yung serving nila. Food serving, I mean. So, ito yung in-order ko guys. Yung banh mi at saka yung po pork. So, medyo nagulat lang ako kasi hindi ko in-expect na ganito yung isi-serve nila sa akin. Kasi medyo malayo siya doon sa itsura ng nakalagay doon sa menu nila. So, ayan yung po pork daw at saka yung banh mi. So, both ng content naman nito guys ay pork. Then, ito yung drinks natin. So, itong banh mi nasa 119. Ito namang po pork ay nasa 149. So, I think pwede siya sa goods for 2 servings kasi ito eh. Pati yung bread naman pwede sa 2 servings. Then, per table guys merong ano, mga kutsara, ganon, tinidor, ganyan. So, check natin yung banh mi, guys, kung ano yung laman niya. Ayan. May gulay siya, then may pork. Parang pork asado, ano lang, na bread. Ganyan lang yung itsura niya, guys. Medyo malayo siya. Nasad lang ako kasi medyo malayo siya dun sa menu nila. Kaya naman, ayun. Medyo hindi tayo na happy dun sa ano natin, order natin. Syempre, gusto natin yung mga Instagrammable, diba? Sa lasa naman, okay lang. Wala naman akong masyadong comment. Pero, nag-expect lang tayo masyado na same dun sa menu yung ibibigay nilang serving sa atin. Then, go tayo dito sa po-pork. Ay, natapon, diba? So, yung sa pop-pork naman, okay naman yung broth. Pero, iba rin yung picture niya dun sa menu. Then, yung noodles din kasi iba din.
Dun sa serving size naman, good for 2 persons ito. Pwedeng pwede naman kung may kasama kayo. Kasi for me, masyado na marami itong serving ng medium size eh. Kasi wala kang pagpipilian kung hindi medium tsaka large lang. So, buti na lang medium lang yung in-order natin kasi itong medium nahirapan na tayong ubusin. Ayan. So, yung taste niya okay lang naman. Hindi ko alam kasi, syempre, first time natin nakatikim ng Vietnamese food. At hindi ko rin alam kung talagang taste authentic to. Kaya hindi ko masyadong ma-rate. Basta ang gusto ko lang ipakita is yung mismong lugar nila at saka yung mga siniserve nila. So, ayan yung Poport, diba? Ang layo niya dito sa in-order natin, sa sinerve nila sa atin. Syempre, pagkakain kayo, guys, nasa sa inyo na yan. Always ask, diba, yung mga nagbebenta kung ano ba talaga yung isiserve nila sa atin, kung same ba nung nasa menu. So, medyo nag-expect lang tayo dyan. So, ayan, naupos naman natin, guys, ang ating pagkain. At, syempre, dahil gutom na gutom tayo nitong hapon, ay no choice tayo, pero dapat ubusin din naman natin kasi sayang yung pinambili natin, guys. Worth 300 pesos din yung kinain ko sa restaurant na to, kaya kailangan ubos yung ating food. So, ayan, see you sa next video!